carry the cross, reaching the lost. Heaven is counting on you. Ang unang libro ni Moses, Genesis chapter 25. At si Abraham ay nag-asawa ng iba, at ang pangalan ay si Torah. At naging anak nito sa kanya si Zimram at si Joksan, at si Medan at si Midiam at si Eshbak at si Suwa. At naging anak ni Joksan si Seba at si Didan. At ang mga anak na lalaki ni Didan ay si Asurim at si Ledusim at si Leumim. At ang mga anak ni Midian, si Ifa at si Efer, at si Enek at si Abida at si Aldaa. Lahat ng ito ay mga anak ni Situra. At ibinigay ni Abraham ang lahat ng kanyang tinatangkilik kay Isaak. Datapwat, ang mga anak ng naging mga babae ni Abraham ay pinagbibigyan ni Abraham ng mga kaluob. At samantalang nabubuhay pa siya, ay mga inilayo niya kay Isaak na kanyang anak sa dakong silanganan sa lupaing silanganan. At ito ang mga araw ng mga taon ng buhay na ikinabuhay ni Abraham, 175 taon. At nalagot ang hininga ni Abraham at namatay sa mabuting katandaan. Matanda at puspos ng mga taon at nalakip sa kanyang bayan. At inilibing siya ni Isaak at ni Ishmael na kanyang mga anak sa yungib ng Makpila, sa parang ni Ephron na anak ni Zuhar na Hetiyo, na nasa tapat ng Mamre. Sa parang na binili ni Abraham sa mga anak ni Heth, doon inilibing si Abraham at si Sarah na kanyang asawa. At nangyari, pagkamatay ni Abraham, na pinagpala ng Diyos si Isaak na kanyang anak, at si Isaak ay nanahan sa tabi ng Beer Lahai Roy. Ang mga ito nga ang salit-saling lahi ni Ishmael, anak ni Abraham, na naging anak kay Abraham ni Agar na taga-Ehipto, na alila ni Sarah. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Ishmael ayon sa kanikanyang lahi. Ang panganay ni Ishmael ay si Nabayoth, at si Sidar, at si Adbeel, at si Mibsam, at si Misma, at si Duma, at si Maasa, at si Hadad, at si Tema, si Jeter, si Nafis, at si Sidema. Ito ang mga anak ni Ishmael, at ito ang kanikanyang pangalan ayon sa kanikanyang nayon, at ayon sa kanikanyang hantungan, 12 pangulo ayon sa kanilang bansa. At ito ang mga naging taon ng buhay ni Ishmael, 137 taon, at nalagot ang hininga at namatay, at siya'y nalakip sa kanyang bayan. At nagsisitahan sila mula sa Havila hanggang sa Shur, na natatapat sa Ehipto. Kung patutungo sa Assyria, siya'y tumahan sa harap ng lahat niyang mga kapatid. At ito ang mga salit-saling lahi ni Isaak, na anak ni Abraham, naging anak ni Abraham si Isaak. At si Isaak ay may 40 taon, nang siya'y mag-asawa kay Rebeka na anak ni Betuel na taga-Syria sa Padan Aram, kapatid na babae ni Laban na taga-Syria. At nanalangin si Isaak sa Panginoon dahil sa kanyang asawa, sapagkat baog, at nadalanginan niya ang Panginoon, at si Rebeka na kanyang asawa ay naglihi, at nagbubuno ang mga bata sa loob niya, at kanyang sinabi, "Kung ganito'y bakit nabubuhay pa ako?" At siya'y yumaong nagsiyasat sa Panginoon, at sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay bata, at 2 bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan. At ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. At nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito't kambal sa kanyang bahay bata, at ang unang lumabas ay mapula na buong katawan parang mabalahibong damit, at siya'y pinangalan ng Isaw.
At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Esau. At ipinangalan sa kanya ay Jacob. At si Isaac ay may 60 taon na nang sila'y ipanganak ni Rebeka. At nagsilaki ang mga bata at si Esau ay naging maliksi sa pangangaso, lalaki sa parang. At si Jacob ay lalaking tahimik na tumatahan sa mga tulda. Minamahal nga ni Isaac si Esau sapagkat kumakain ng kanyang pinangangasuhan. At minamahal ni Rebeka si Jacob. At nagluto si Jacob ng lutuin at dumating si Esau na galing sa parang at siya'y nang lalambot. At sinabi ni Esau kay Jacob, ipinamamanhi ko sa iyo na pakanin mo ako niyaong mapulang lutuin sapagkat ako'y nang lalambot. Kaya tinawag ang pangalan niya na Edom. At sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. At sinabi ni Esau, narito ako'y namamatay. At saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay? At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin. At isinumpa niya sa kanya. At kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lintihas. At siya kumain at uminom at bumangon at yumaon. Gayon ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay.